para sa part 7 ng C++ tutorial series dito sa channel. Ngayon ituturo ko naman ang arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform common mathematical operations. Okay, so dito sa table makikita natin ang mga operators na pwede gamitin sa C++ programming. Okay, yung sa first column yung operator, and sa second column naman is yung name ng operator, third column is yung description, and yung example natin. Okay, so dito yung addition, subtraction, multiplication, and division, so hindi ko na ituturo. Okay, sa mga previous video, so meron akong example about dito sa apat na operators. Ngayon, ang ituturo ko is yung modulus, increment, and decrement. Okay, so modulus operator, ang ginagamit niyang symbol is yung percent symbol. Okay, so modulus returns the division remainder. Okay, now sa increment naman, so dalawang plus sign ang ginagamit niyang symbol. Okay, so increment increases the value of variable by 1. Okay, and sa decrement naman, so dalawang minus sign. Okay, so decreases the value of variable by 1. Dito sa sample program, so makikita natin kung paano gamitin ang modulus operator. Okay, sa main function, okay, so first nag-declare muna tayo ng variable x, and nag-assign tayo ng value na 5. And sa second line naman, so nag-declare tayo ng variable y, and nag-assign tayo ng 2. Okay, sa third statement, so gumamit tayo ng cout statement. Okay, so dito, nasa loob yung modulus operation. Okay, so x modulus y. Okay, so ang result niya, so makikita natin sa output ng program. Okay, so dito sa output screen, so makikita natin yung output niya is 1. Okay, so bakit naging 1 ang output ng program? Okay, so the modulus operator returns the division remainder. Okay, so ang variable x natin is 5. Ang y is 2. Okay, so 5 divided by 2. Okay, so 2 ang quotient. Then 2 times 2 is 4. Okay, so 5 minus, minus 4 is 1. Okay, so ito yung remainder niya. Okay, so ito ang result ng modulus. Kaya sa program, ang output niya is 1. Dito sa second sample program, so makikita natin kung paano gamitin ang increment operator. Okay, so increment increase the value of variable by 1. Okay, sa main function, so first, nag-declare tayo ng variable x and nag-assign tayo ng 5. Okay, sa second line, so nandito na yung increment operation. Okay, so ang ginamit natin na variable is variable x. And sa third line is yung cout, so para makita natin yung output ng variable x sa screen. Okay, so ngayon try natin i-run ang program. Okay, sa output screen, so makikita natin, so ang result is 6. Okay, so bakit 6 ang result ng program? Okay, so ang equivalent niya sa mathematical operation, so x is equal to x plus 1. Okay, so nag-increase ng 1 ang variable. So ang variable natin is 5. Okay, so based dito sa initialization, so meron tayong 5 sa variable x. So nag-plus tayong 1. So the result is 6. Sa third sample program, so makikita natin kung paano gamitin ang decrement operator. Okay, so decrement, so decrease the value of variable by 1. Okay, sa main function ng program, so makikita natin, so nag-declare tayo ng variable x and nag-assign tayo na 5. And sa second line is yung decrement operation. Okay, so variable x ang ginamit natin sa decrement. And sa third line naman is yung cout para sa output ng variable x. Okay, so ngayon try natin i-run ang program. Okay, sa output screen, so makikita natin, so ang output niya is 4. Okay, so bakit naging 4 ang output sa screen? Okay, sa mathematical operation, ang value ng decrement is x is equal to x minus 1.
Okay, sa program, ang value ng x is 5. Okay? And nag-minus tayong 1, so ang result is 4. Okay, so yan ang mga arithmetic operator sa C++ programming. Okay, sa susunod na video, ituturo ko naman ang assignment operator. Okay, so hanggang dito na muna and abangan nyo na lang ang mga susunod na video sa C++ tutorial series dito sa channel. Okay, so good luck and God bless.